tuloy lang ang farm to table day namin ni Matteo. At kahit na tapping style cooking ang gamit natin, naghanda kami ng isang herb bread at sinumahan din namin ng lemon and lime marmalade. Camping style, cowboy style na tinapay. So yan, we have here pulis. So nag-mix tayo ng ating flour, water, syempre yung yeast, konting sugar. Pulis is parang type of pre-ferment. Kumbaga, advance mo siyang gagawin. Okay. Pinaka-difference lang nito sa modern or yung mga mabibilis na bread is you get to have deeper flavor. Okay. And maganda dito kasi, yung kanya, yung setup natin is yun nga. All we need is charcoal. Wala kang special equipment na kailangan. So, very clean hands. Kailangan lang natin siyang init. Siyempre, kailangan, pag may tinapay tayo, gagawa lang tayo ng mabilis na palaman from the lemons that we have here. We'll be doing marmalade. I have here yung ating lemons. Cut mo lang siya into half and then to quarters. Okay. I just need na ma-deseed natin siya. Ayan. Tapos, ako naman doon ako sa bread. Okay? And I think ito rin yung ano, yung parang yung gantong klase ng activity, ah. Oh. I mean, it's best that you can do it with family members, with friends. May asawa ka na ba? Yes po. I have 2 kids. Ayos, ah. Mm-hmm. Yung bunso ko ay 4 and wala ano pangalan. Ano? Oh, mag-bless ka sa tatay mo. Matteo. Matteo din. Yes, ayos, sir. Ah. Meant to be pala tayo, bro. Okay. Kaya pag nakikita kita, parang ako yung anak mo. Nakikita ko na itsura nung anak ko paglaki. Manang-mana sa tatay. So what bread are we making again, bro? Yung tinapay natin is a general recipe that I have. Yun, using a pre-ferment. What I like about this bread kasi is very flexible. And kung makikita mo yung likod natin, bro. Ang daming herbs, di ba? Oo. Yun yung pwede natin gawin. We can make an herb bread. Siguro in some, well, sa ibang lugar, pwede mo rin siyang ikumpara sa focaccia. Mm. Yeah. Maganda dito sa bread natin, kahapon pa siya nag-ferment. Kumbaga, we're doing the finishing touches na lang. So I'm just working this out. So itong marmalade is a mixture of the balat and yung kanya, the rind and yung kanyang pinaka katas. And then yeah, we make this into marmalade. We cook that. We cook it down. Parang magsa-start tayo with making it into syrup. Wow. So yeah, we'll just put generous amount of sugar. Iba sobra-sobra yan. Na? Actually, in most recipes, it's 1:1. Mm-hmm, okay. So kung si base natin, in this case, si lime and lemon would be tansya ko, more or less mga nasa 500 to 700 grams yan. So dapat ganun din yung sugar natin. I'll dilute this in some water. So it's gonna melt, it's gonna dissolve? What? It's gonna reduce. Okay. So mag-evaporate yan. Kagandahan kasi dun sa ating lemon and lime, it has pectin. Okay. So pectin would make it parang yung consistency niya na medyo syrupy. Okay. So yun, magandang, na para siyang nag-jelly pag na lumalamig. And then, if you're gonna do it at home, you don't wanna reduce it too much. Mm. Kasi, ang mangyayari, as it cools down, mas kakapal pa. So, baka hindi mo na siya ma-spread. Mm. So, gusto mo medyo malabnaw siya ng konti. And actually, dahil preserved siya, kahit sa labas lang, pwede na eh. Because of the sugar content na nakalagay natin, madami siya, hindi siya masuspoil basta-basta. But better kung may lalagay mo siya sa fridge. So, tatakpan lang natin siya para protektahan lang din siya. From pwedeng mahulog, mga insekto. Nice. And para mas maganda yung proofing niya. In a way kasi ma-maintain niyo yung temperature sa loob. So, mas mapapabilis yan. You wouldn't wanna put it over your fire. Siguro dun lang sa area na hindi siya directly may initan. Bro, dahil gumawa ka na ng bread at marmalade, ako naman gagawin kita ng pasta. Yun yung inaantay ko eh. Kasi syempre, kahit nagluluto na ako yan, iba pa rin yung nakakakuha ko ng tip dun sa legit OG. Hindi, kunwari lang to. Italiano lang. So, ang gagawin natin, aglio olio lang, bro. No? Aglio olio. So, ikaw naman, turuan mo ako kung paano mag-cut ng maayos. Kasi ako, ano lang eh. Well, kung may ganito kang cleaver, mas madali ang buhay kapag bam! So, yeah.
And then when you say aglio olio, talagang oil and garlic lang ito. Yeah, yeah. But because we're here and we have fresh tomatoes, yes, we'll just add some color. And then syempre in the back we have a herb garden, we'll some add some ano, basil. So we like to make pitasta basil. Nice, super bango. Hmm? And it's best talagang mapitas mo galing sa farm mo mismo, tapos tatakmo ka talaga sa kusina. So let's go check it out. By doing that, in a way, parang nai-enhance mo pa rin yung traditional, typical, well, supposedly medyo on the boring, in the color sense lang, ah. Pero ako, paborito ko yan, aglio olio. Tapos syempre, nasa Pinoy style tayo. Pinoy style yung pagluluto natin, yes, di ba? Ayos. And then ito, yung mga paborito kong pasta, yung mga ganito lang kasimple. Kasi yung na madaling gawin, flavors niya hindi over the top, di ba? So, okay, we put in our garlic. So when you cook your aglio olio, chef, how do you like it? Toasted? How do you like it? Ako mas bet ko si hindi masyado. Actually, on the undercooked. Undercooked yung garlic mo? Mas prefer ko kasi once na binagsak mo sa kanya yung pasta. And then syempre, di ba, what I normally do is nilalagyan ko pa siya ng konting pasta water. Yeah. Mas naluluto siya. Normally, pag nagpapasta ka, gusto mo rolling boil o Boiling. Talaga, no? Ikaw? Oo, yun ang kailangan kasi pag hindi, magdidikit-dikit eh. Uh-oh. Maganda kasi sa kanya, you can pre-cook. And it will last for 7 days. Ah, talaga? Sikreto ng mga hotels. Oo nga. Pero sin yan sa Italiano. Oo naman. Oo. Magagalit si Lolo. You don't do that talaga. Okay na yan? Oh, pwede na yan? Okay? No? Yeah? Tapos ako, oh? Yes! Yan yung maganda pag kahoy ka. You have control, lalong-lalo na pag gusto mong bombahin. Mm-hmm. Oo. Palakasin pa yung apoy. So you have that capability. Pag sa bahay kasi, wala eh. May maximum lang siya eh. Yun nga lang, of course, pagkatapos mo dito, may uso ka na. Okay lang yan. Oo. Diba? Ayos, tikman natin, bro. Okay. So you prefer it al dente talaga? Yeah. Kasi alam mo naman sa Pinoy, yeah, soft, we want it lasog-lasog talaga. Mm-hmm. So mga ilang minutes pa? Kulang pa. Mga 5. Yeah? 4 or 5. Oo. Ito, brother, okay na to, no? Yeah, let's start it, bro. Lalagay na natin? Yeah. Okay. So, a minute or 2 minutes before al dente, no? Perfect. Sayang kasi pag na-miss mo yung al dente stage, eh. Or yung consistency na hinahanap mo. Tama, bro. Hindi ko mo natatapon, brother, ah, kasi makakailangan mo ng pasta water. Yeah. Looks good naman. Okay. May plato tayo. Kasha lahat? Yeah. Kasha yan. And then we put some basil on top, bro. I like to open it up para you get the, ano, bro. Okay. You get the nice, Kasi kadalasan, when you chop it up sa board, doon na pupunta sa board yung lasa. Yung lasa, no? Alright. Ayan, wala kasi tayong bisita, Brad, kaya eto. Salamat, Brad. Thank you. Cheers. Cheers. Cheers, cheers. Cheers, cheers, cheers. Ice to ice, bro, para good luck. Alright. Panalo yung kam. Bawang. Ayos. Dap, pero biro. Good. Mm. Good call din dun sa kam. Tomatoes. Mm-mm. Good call. Ayos. Hindi, okay na ako dun sa seasoning niya. Perfect. Yeah? Ayos. Thank you, bro. I'm excited for yours also. Speaking of which, yung tinapay natin, sabi niya, pwede na siyang i-mold. Pwede na natin isunod dyan, pero pwede. Ayos ba? Oo. Sa totoo lang, yung pagkakaluto mo dun sa pasta, as in yung consistency, ah, better than most restaurants. Sabi nila kasi, the pasta waits for nobody. Pag handa na yung pasta, kung walang tao, bahala sila, basta handa yung pasta. Kasi mabilis yung mag-overcook eh.